So, yung topic natin is four-year series. Start tayo sa four-year coefficient. So, according to Jean Baptiste, 4 years, a given periodic function, f of t, having a period t, can be expressed as the sum of an infinite series of sine and cosine terms and may be expressed or represented symbolically by this formula. So, function of f with period t or f of t is equals to a sub 0 plus summation of n equals to 1 to infinity, then parenthesis a sub n cos n omega sub o t plus b sub n sine n omega sub o t. So, ito daw yung formula. So, this is also known as the trigonometric Fourier series or simply the Fourier series of f of t and can be used para mag-represent ng periodic phenomena like yung mga rotating machines, sound waves, yung motion of earth, electric signals, and so on. So, ito, the term a sub n cos n omega sub o t plus b sub n sine n omega sub 0 t is called the nth harmonic of periodic function. Yung constant dito is yung a sub 0 para dun sa series representing the average value ng ating periodic function over dun sa isang cycle or over one cycle. And yung formula niya is ito. So, a sub 0 is equals to 1 over t integral of t sub 0 to t sub 0 plus the upper bound, which is t. Then, ft dt. Yung coefficients of a sub n and b sub n are called the Fourier coefficient of f of t. And it can be determined using the yung ating Euler's formulas. Ito yun, yung Euler's formulas. A sub n is equals to 2 over t integral of t sub 0 to t sub 0 plus t f t cos n omega sub 0 t dt. So, yung n is equals to 1, 2, and 3. So, same goes with b sub n. Yung Euler formula would be 2 over c integral of t sub 0 to t sub 0 plus t f of t sine n omega sub 0 t dt that's equals to n is equals to 1, 2, 3, wherein yung ating omega sub o or yung w sub o is equivalent to 2 pi over t, which is known as the fundamental frequency. So it should be noted that the choice of t sub 0 is arbitrary. And dito, it can only be necessary para makapag-integrate tayo over one period. And kung mapapansin natin, the results will be the same. So ngayon, ito yung Fourier series of square waves natin shown sa ating figure 1. So yung f of t natin is 1. May 2 dito for positive and for negative may negative 2. Kung mayroon tayong negative 3 pi over 2, mayroon din tayong positive or yung ating 3 pi over 2.
Meron tayo ditong negative pi over 2 and meron tayo positive 2, ay, positive pi over 2. Yan. So, ayan yung itsura ng figure 1. So, yung solution dyan, yung graph natin, na-represent natin siya over 1 period. So, ito yon, yung f of t is equals to 2. So, pagka sa 2, bali dalawa yan. So, start na tayo dito sa 2. So, negative pi over 2 natin is less than or equal to c, then less than or equal to less than or equal to pi over 2. So, yan yung for 2. Pagka si negative 2 naman, magiging pi over 2 less than or equal to 3, then less than 3 pi over 2. So, since yung ating 2 pi and yung ating omega sub 0 o yung w sub 0 is equal to 1, kapag ginamit natin yung t sub 0, ang magiging formula is yung negative pi over 2 for t is 0 plus p naman. Yung magiging substitute natin is yung 3 pi over 2. So, yung average value ng periodic function natin is magiging ito. So, yun. So, since yung t sub 0 is equal to 1 over t, then integral of t sub 0 to t sub 0 plus t f of t dt. So, kapag sinimplify natin ito, since ang magiging sagot na niya now is 1 over 2 pi. So, then integrate natin integral of negative pi over 2 hanggang 3 pi over 2. Then f of t dt. So, simplify natin na. So, pag simplify, magiging 1 over 2 pi, then parenthesis, integral of negative pi over 2 to pi over 2. Then, magkakaroon tayo ng 2 dt minus, minus natin yung to, yung 3 pi over 2 natin. Ito yun. Ito yung unang value. Yung negative. Diba, pagka nilagay daw natin yung t sub 0 ng negative pi over 2. So, ito yun. Pag sinubstitute, kasi ito, diba yung nasa babang part ng integral is yung ating t sub 0. Then, ito naman, ilalagay natin daw yung p sub 0 plus p as 3 pi over 2. So, ngayon, implement natin. Pag-integrate natin, integral of pi over 2. So, yun, pi over 2. Then, hanggang 2, 3 pi over 2. So, yan yun. Then, still 2 dt sa loob ng parenthesis. So, yung a sub 0 natin magiging equals to 0. Ito naman for Fourier coefficient. A sub n is equals to 2 over t. Then, integral ng t sub 0 to t sub 0 plus t ft. Then, cos n omega sub 0 t dt. So, kapag itong part na to is sinimplify natin, magiging 1 over pi integral of negative
pi over 2, which is ito, yung pi over 2, yung t sub 0 is equivalent to negative pi over 2, then yung 3 pi over 2 is ito yon, yung t sub 0 plus t, yan, ilagay lang natin, sinubstitute, f of t cos nt dt. So, again, para makuha natin itong values na nandito for Fourier coefficient, check lang natin yung t sub 0 and yung t sub 0 plus t. Yan. So, itong negative pi over 2 is for t sub 0, while itong t sub 0 plus p is equals to 3 pi over 2. So, ayun yun. So, pag simplify natin, magiging 1 over pi, parentheses, integral of sa ibabang part, yung negative pi over 2, then 2 pi over 2. Then, 2 cos nt dt. Ima-minus natin yung ating ito, yung sa second part. Since ito yun, ito yung binaba natin, magiging negative integration of pi over 2 to 3 pi over 2. So, 2 cos nt dt. Ngayon, yung a sub n natin is equals to 2 over pi n. So, yung nasa loob ng parenthesis natin, ang galing dito, 3 sine pi n over 2 minus sine 3 pi n over 2. So, for which yung a sub 1 natin is magiging equivalent to 8 over pi. For a 2 is equivalent into 0. Yung a sub 3 is equals to negative 8 over 3 pi. Then yung a sub 4 is equals to 0. Plus is yung sa a sub 5 magiging 8 over 5 pi. So that, in general, ngayon, alam na natin yung a sub n natin, which is ito, magiging 0 siya tuwing even n. Ibig sabihin, di ba ang yung mga odd numbers natin is yung 1, 3, 5. So dito, itong a sub 1, a sub 3, a sub 5, yan yung mga even natin. So kung mapapansin nyo, pagka-odd, naging positive or negative 8 over pi n. So, for odd n. While yung sa mga even or sa 2 tsaka sa 4 dito, sa part na to, is equivalent to 0 sila pareho. So, now, sa b sub n is equal to 2 over t. Integrate natin yung t sub 0, then t sub 0 plus t sa f of t sine n omega sub o t dt magiging equals to 1 over pi tapos integral of negative pi over 2 sa lower part. Then, yung upper limit is yung 3 pi over 2 f t sine n t d t. So, 1 over pi, then parenthesis natin ulit para hindi tayo malito. So, integral natin yung integral natin yung is yung dito, yung sa t sub 0, which
is ngayon ang ginawa natin is negative pi over 2. Then, dito naman sa taas na part, yung sa t of 0 plus t natin magiging ano na siya, pi over 2. So, 2 sine and t dt, yun yung first part. So, ima-minus natin yung integral of pi over 2 hanggang 3 pi over 2. Then, 2 sine and t dt. So, therefore, sa b sub n natin is equivalent to 0. So, therefore, yung Fourier series natin is f of t is equals to, ngayon, i-ano natin yung 8 over pi, parenthesis natin, cos t minus 1 over 3 cos 3t plus 1 over 5 cos 5t. Then, ayan. Paano nga to? Ah, ito yun. Saglit lang ha. So, ito yung sa 3, 1 third, ito 1, 5. 1 over 5, ito yun. Sa mga terms, so, for shorter notation, para di kayo malilito, f of t is equals to positive negative 8 over pi. Then, ito, summation, n is equals to 1, 3, and 5. Since yung 1, 3, and 5, lahat ito ay odd numbers to infinity. Then, 1 over n cos nt. So, same lang yung itong dalawa. Same lang. Ito naman, yung example number 2 natin. A periodic function of period 2 is defined by, so f of t is equals to, yung kapag kasi t, yung 0, less than or equal to t, then less than or equal to 1. Then, sa 1, yung kanya naman is 1 is less than or equal to 1. Ay, to t, sorry. Then, less than 2. Ngayon, i-sketch natin yung graph ng f of t daw. Para naman sa value na to, yung negative 2, less than or equal to t, less than 3. Then, kailangan daw hahanapin natin kung ano yung Fourier series niya. So, ito yung solution natin. Isa-isahin natin siya. So, here yung t, yung value ng ating t is equivalent to 2. So, yung t natin is magiging value niya ay 2. So that yung omega sub 0 or yung w sub 0 is ang equivalent value niya naman ay kailangan pi. So, kapag nakakita tayo ng omega sub 0 o ng w sub 0, yung value niya dapat ay pi. Ngayon, if yung t sub 0 is equals to 0, o kung ang lower limit na t sub 0 is mag-equal daw ng 0, yung t sub 0 plus t, ang equivalent niya naman ay 2. So, 2 yung equivalent ng ito ha, nung part na to. Wait lang. Drawing natin para so, drawing natin. So, ito yon. Yung t sub 0 is equals to 0. Lahat daw ng t sub 0 plus t is equivalent to 2. Then, yung omega sub 0 o yung w sub 0 natin is equivalent to pi. Then, yung capital T is equivalent to 2. So, dito,
So, A sub 0, di ba? So, A sub 0. Ngayon, ito yung formula niya. Ito talaga yung formula niya. Yung 1 over T, integration ng T sub 0 to T sub 0 plus T. T sub 0, ito yun. Then, T sub 0, then ito yung T. So, ito, f of t dt. So, ngayon, sundan natin to. Bali, magiging, di ba, 1 over t daw. So, since automatic 1 na lang siya dito, yung t, papalitan natin siya ng 2. So, yun. So, kaya siya naging 2. Then, sorry, pangit nung sulat. Pero, okay na. Ngayon, tingin tayo dito sa integral of t sub 0. So, si integral t sub 0, sabi dapat ang value niya sa t sub 0 ay 0. Ayun. Ngayon, dito sa t sub 0, gagawin natin siya ang 0. So, tama. Tapos, next is yung integral of t sub 0 plus t. So, for this one, gagawin naman natin siya, yung value ay 2. Kaya naging 2 kasi sabi dito, yung t sub 0 plus t is equals to 2. Then, ito, remain lang, yung f of t dt, yan, same lang. And punta naman tayo sa next part. So, 1 half, ito yun, no? 1 over 2 or 1 half integral of 0 to 1 t dt. Tapos, ipo-plus natin yung 1 half, ito yun, integral of 1 to 2 dt. So, pag sinimplify natin, ang a sub o natin magiging 3 over 4. So, paano naman pag Fourier coefficient yung hinahanap? So, for Fourier coefficient, gagawin natin a sub n is equals to 2 over t integral of t sub 0 to t sub 0 plus t f of t cos n omega sub 0 t dt, magiging equivalent to integral of 0 to 2 f of t cos pi n t dt. So, pag inano natin, inayos natin siya, integral of 0 to 1 t cos, ngayon lagyan natin yung pi n t dt, tapos ipa-plus natin yung integral of 1 to 2 cos pi n t dt. Ngayon, pag sinimplify natin yan, magiging pag sinolve pala, sorry, pag sinolve to, magiging a sub n is equals to 1 sa taas. Then, since pareho silang may pi, ang count nyan is squared or raised to 2. So, pi raised to 2, pareho man silang may pi n sila pareho. So, pi and n parehong naka-raised to 2. Then, parenthesis, cos rn, then, minus 1. So, a sub 1 is equals to negative 2 over pi raised to 2. So, yung a2 natin ngayon ay magiging 0. So, ang a, wait lang ha. Yung a2 natin is equivalent to 0. Si a3 is negative 2 over 9 pi raised to 2. Si a4 ay 0. a4 ay 0.
So, ibig sabihin, lahat nung even ay naka ito yun, yung even ay naka zero. So, for P sub n, wait lang. 2 over t, tapos integral of t sub 0 to t sub 0 plus t f of t sine n omega sub 0 t dt. Pag sinimplify ito, magiging integral of 0 to 2 f of t sine pi n t dt. Tapos, integral of 0 to 1 p sine pi n t dt. Then, i-add natin yung integral of 1 to 2 sine pi n t dt. So, for Bn, final ay negative cos 2 pi n over pi n. So, yan yung B sub n. So, for B1, yung magiging value na natin ngayon ay negative 1 over pi. So, for B2, si B2, negative 1 over 2 pi. So, for B3, magiging negative 1 over 3 pi. Then, last is B4, negative 1 over 4 pi. So, hence, sa A sub n natin, eh, wait lang, sorry, explain ko pala to. So, na yung value ni B sub 1. Negative 1 over pi, ang value ni P sub 2 is equals to negative 1 over 2 pi. Si P sub 3 is equals to negative 1 over 3 pi. Then last is si P sub 4 is equivalent or equals to negative 1 over 4 pi. So ngayon, A sub n is equals to pagka even yung n, pag even, sorry, pag even yung n, wait lang. So ngayon, gamit natin ito. So for even n, ang value ay 0. So titingnan natin yan dito. So, ang even dito ay A2 and A4. So, since 0 yung value nito sa AN, A sub N natin, AN or ano, yung A1 A sub 1. So, for even 0. Then, kapag ka naman, ano, odd or ang gagamitin naman natin ay, wait lang. So, dito, at dito, di ba pag add numbers, ayun yung 1, yung 3, and yung ating 5. So, yung value ay negative 2 over pi raised to 2. So, tama, di ba? So, punta tayo dito. Ito na yan. Ito. So, ngayon, alam natin na for odd, ito yung magiging kakalabasan. So, for B sub n, magiging equals to negative 1 over pi n. So, B magiging 1 over pi n.
The required 4-year series is for FT equals to 3 over 4 minus 2 over pi raised to 2. Ngayon, yung meron tayo dito ng summation, di ba? Summation n is equals to 1, 3, 5, up until n, 2 infinity. Yan. Then, 1 over 2 cos pi n t, i-minus natin dun sa 1 over pi. Then, summation of n equals to 1 to infinity. Then, 1 over n sine pi n t. So, the graph is shown in figure 2. So, ito yung ating figure 2. So, makikita natin, ito yung f of t. Ito yung figure 2, di ba? I'm sorry. Lahat ng ating negative, is ito. Makikita natin si negative 2, si negative 1, then yung nasa gitna is si 1. So, positive na to, mga to. So, ito, 1 and 2. So, ito yung ating t. So, ayun. Ganun na kumuha nung sa 4-year coefficient in terms sa ating 4-year series. So, ito yung mga formula. Wait lang. Balik tayo sa page. Sorry, page 1. So, ito yung mga formula na dapat nating tandaan. I-highlight ko lang. So, ito yon. Box natin pala. Yan. Then, ang tawag natin dyan is trigonometric Fourier series or simply yung Fourier series ng ating f of t. Then, ito naman yung formula natin for a sub 0. Patangin mo muna, Lopez. So, a sub 0 is equal to 1 over t. Integral of t sub 0 sa lower bound, then t sub 0 plus t sa ating upper bound, f of t dt. So, yan yun. Then, ito yung Euler's formula. So, for a sub n, formula is this one. A sub n is equals to 2 over t. Integral of t sub 0 to t sub 0 plus t, f of t, then cos n, n omega sub 0 t dt. So, ito yon yung for a n. Ito yung for b sub n. I-highlight lang natin. So, ayan. Patanda na lang nung formula. So, dito sa yung ating omega or yung ating w sub 0 is equivalent to 2 pi over t. Ito yun. Yun lang. So, patandaan na lang ng mga formula and identify nyo na lang since yung constant naman dito is yung a sub 0. Ito, in-highlight naman natin. Tapos, ito yung periodic function of f of t. Ito yung time interval between two occurrences of wave. So, ayun. End na ng lecture natin.